Magandang araw po sa inyong lahat at syempre meron pong katanungan ng isa sa mga followers, subscribers po natin at bibigyan po natin ng kasagutan yung kanyang katanungan na alam kong makaka-relate ka ikaw mismo dito sa tanong na to. Ang kanyang katanungan ay, Sir Dennis, ano ang dapat gawin sa asawang tamad? Okay. Alam nyo, lahat naman tayo ay merong pinaghuhugutan ng lahat. Meaning, lahat yan ay may dahilan. Ayun. Lahat ay may pinagmulan. At naniniwala ako, may pinagmulan ang katamaran ng asawa mo. Yun nga lang, may reklamo ka na. Kasi, malala na. Ayun. Noon siguro parang ano, parang napupugian ka pa sa kanya. Parang nakukyutan ka pa sa pagiging tamad niya. Na feeling mo, mas mabuti kang asawa kung ikaw ang gumagawa ng lahat sa bahay niyo. Huwag ka magagalit sa akin, ha. Pero minsan, real talk tayo, ha. Pero minsan, ipinagmamalaki mo yung ganyang sitwasyon mo, di ba? Yung parang ikaw itong mas mabuting tao sa pagsasama ninyo dahil sa mga ginagawa at pagsasakripisyo mo. Ngayong malala na yung katamaran niya, nakikita mo na yung effect eh. Nakikita mo na yung effect ng katamaran niya na hindi na lang ikaw siguro ang epektado. Kumbaga, ano, kung mag-asawa kayo at pamilya kayo, siguro pati anak mo o anak nyo, apektado na rin. Kumbaga, kasama na, damay na ang buong pamilya. Eh, pagkadamay na ang buong pamilya, eh, talaga namang nakakainis na yan. Tanong, kailan mo siya kakausapin? Kailan mo iparirealize sa kanya na apektado na ang buong pamilya nyo dahil sa katamaran niya? Alam mo, sender, sa totoo lang dito sa tanong mo, hindi mo naman sinabi sa akin eh, dito sa message mo, kung saan ba siya tamad? Kung sa bahay ba o sa pagtatrabaho? Well, alam mo, kung sa bagay, regardless eh. Kahit saan naman eh, di ba? Mapatrabaho yan o mapasa bahay, ang katamaran ay nakakainis talaga. Mapabahay man yan o mapatrabaho. Alam mo ba yung isang tao na masipag sa trabaho? Alam mo, minsan nadadala niya sa bahay yan. Kung sanay siyang may ginagawa sa trabaho palagi, aba, eh maaasahan mo, pag yan ay nag-stay sa bahay, walang gagawin niya kundi mag-repair. Siyempre, sanay siya sa pagtatrabaho niya eh. So tama, regardless kung saan, kapag may katamaran yan, marami ang magiging apektado dyan. At payo ko ha, payo ko lang, advice ko lang sa'yo. Huwag ka nang mahawa sa katamaran sa kanya sa pagsabi sa kanya na may problema sa katamaran niya. Huwag ka nang mahawa sa katamaran niya. Sabihin mo, magsipag ka na. Alam mo anong problema dito? Ito pinakamatinding problema dito sa tanong mo eh. Baka akala niya, okay lang lahat at walang problema doon sa pagiging tamad niya. Diba? Baka akala niya walang okay lang eh. Kumbaga tumatakbo yung araw, 'di ba? Na wala ka namang sinasabi, 'di ba? Baka mamaya pati anak mo nadamay na walang sinasabi. 'Di ba? 'Yun ang problema diyan. Nasanay na sila dahil 'yun ang ginagawa mo. Iwan ko lang sa iyo tong ito, pakita mo to sa asawa mo. Colossians 3:23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Yan. Thank you very much for watching and God bless you. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.